Kong Mig, si A and B nagpakasal. Si A ay lolo sa tuhod ni B. Ano yun? Valid po ba yun? Eh, kung yung lolo sa tuhod, ano yun? Second? Incestuous. Incestuous. Second cousins ba yun? First? Ascendant. 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 Incestuous. So, grand, grand child. Grandchild. Oo, yun yung sinasabi ni Kuya Mark earlier na incestuous marriage. Incestuous marriage. Okay. Nai-inlove ka sa lolo. Ganun. Alam mo yung mga ganun, no? May ganun. Gusto nila yung mga older guys. Pero wag naman po sa lolo, no? Kasi, di ba, parang... Payong legal yun. Opo, hindi. Maliban po sa hindi po siya... Pwedeng older guy kasi age doesn't matter when it comes to love. Oo. Diba? Bakit hindi naman yung lolo mo or lola mo yung pakasalan mo? Oo, kasi relative po yun, di ba? Meron din kasing mga scientific studies din na kung masyadong malapit ang dugo nyo ay hindi maganda for genes, genetics, yeah, yan. Yung mga ganyan, magkakaroon ng problema. Pero huwag naman po sana sa lolo nyo. My goodness. Pumili lang mabuti. Yun naman. Barkada na lang po ng lolo nyo kung yun po yung gusto nyo, di ba? Pwede. pero wag po si lolo. Ang kaibigan na lang, maghanap na lang po kayo ng mga kaibigan niya kung hindi pa po sila, nasa 6 feet under. Si Clyde na nga na asawa ko po doon na tumira sa bahay ng kabit niya. Uy, pero ang babae nasa Amerika, every year lang umuwi sa bahay ng babae na andun na nakatira ang asawa ko. Makakasuhan po ba sila ng concubinage? Ang concubinage kasi, kailangan nagsasama sila bilang mag-asawa. Yun ang requirement ng concubinage. For example, kung papunta-punta lang, binahay mo, ikaw lalaki, binahay mo ang kabit mo. Yun yan. Or ikaw mismo binahay ng babae mo. Kailangan nagsasama kayo bilang mag-asawa. Kung papunta-punta lang, bisita lang doon. Tapos umalis naman, every weekend, papunta doon. Tapos umalis naman. So, hindi siya matatawag na concubinage. Maybe you can file a case, not concubinage, maybe VAUSI, Republic Act 9262, psychological abuse, emotional abuse, but not concubinage kasi requirement ng concubinage, nagsasama kayo bilang mag-asawa. At gusto ko lang ilagay na napaka-unfair talaga ng batas na yan. Dahil pag concubinage, ibig sabihin si lalaki na jowa, may kabit siya. Yung lalaki, may kabit siya. Hindi mo pwedeng filean ng concubinage hanggang ngayon po, binahay. So, kung maro ang mga lalaki, di ba sabi, hindi ko naman binahay, di ba? O yan. That's why, yung pagkakaiba ng annulment saka sa adultery. Mm. In adultery, mere sexual intercourse is a crime. Makita lang na pumasok ng hotel. Or sa kotse, or babaeng may man. Babaeng may asawa, then nakipagtalik sa ibang lalaki, that is already a crime. But kung ang lalaking may asawa, nakipagtalik sa ibang babae, hindi yan concubinage. Hindi yan concubinage. Pwedeng madimanda ng psychological incapacity kasi nasaktan yung asawa mo or emotional or psychological abuse or emotional abuse but not concubinage because concubinage, binahay mo ang kabit mo. So that's why yung isang question ko, paano kung pumasok na sa bahay and doon nagligawan? For example, katulong. Pumasok sa bahay mo, wala kayong relationship. Tapos doon sa bahay, doon kayo nagkaligawan, nakainlaban. Nag-develop. So, is it concubinage? Hindi. Why? Kasi sabi ng batas, dinala mo ang kabit mo sa bahay mong mag-asawa. Hindi mo naman dinala kasi nandun na sa loob. Nag-apply eh. Ha? Di ba? So it means, hindi siya concubinage. And this is a Supreme Court decision. Oo. So minsan ginagin, may nakita akong teleserye na to eh. Pina-apply niya nakatulong, kasang bahay. Oo, tama. Para yung kabit niya, para hindi siya makasawa. Huwag niyo pong gagawin yun, ha? In that case, concubinage na yan kasi may relationship na sila bago pumasok. Kailangan kasi, pag may relationship sila bago pumasok, concubinage yan. Pero pag pumasok, doon pala nakainlaban, hindi concubinage yan. Napaka-unfair ng batas sa totoo lang. Dapat talaga palitan natin. Tinatry ko talaga yan sa Congress. Hindi, pero kasi, kung isipin niyo, ganitong dalawang sitwasyon, ha? Si lalaki, dinala si girlfriend sa motel. Hindi mo pwedeng kasuhan ng concubinage yan dahil hindi mo naman binahay, hindi naman sa iyo yung motel, di ba? Tama. Pero pag si babae at si lalaki, si babae may asawa at nakita ni mister ng whatever na pumasok ng motel, pwede naman na ihilang naman to. Di ba? Si babae. Nagdadasal lang. Nagdadasal or nag-aaral kung ano man, di ba? Pwedeng kasuhan agad ng adultery yan. The mere fact, ako yun, na-picturean lang. Wala naman. Di ba, napaka-unfair nun? E di, anong gagawin ng mga... That's why, diba? There is already Republic Act 9262. Mm-hmm. So, yun yan ang sagot sa unfairness ng
Law on Adultery and Concubinage, yung Republic Act 9262. Yung vows. Ah.